So sa video ito is magtuturo ako kung paano natin ipack yung ating mooly fish. Hello, good day. Welcome back to my channel. It's me, Rujin Fish Lover. So, sa video ito is magtuturo ako kung paano natin ipack yung ating mooly fish. So, sa mga hindi pa po nila alam at saka hindi pa po, wala pa pong idea kung paano natin ipack yung ating mga mooly, dahil kapag may bibili sa atin at ipapadala natin sa malayong lugar, kailangan natin ipack at lagyan ng medical oxygen. So, sa video ito is, kung wala ka pang idea, ang video ito ay para sa iyo. So, ang kailangan natin pag nagpapacking tayo ng muli ay kailangan natin ng medical oxygen, plastic cellophane, rubber band, gunting, yung tinatawag naming tali, straw kasi sa amin yan, at saka carton. So, ayan yung mga kailangan nating gamitin para magpack ng ating mga muli. May kasama ako ngayon, dalawa ito, galing daw sila ng, sabi nila, galing sila ng Korea. So, nandito sila para tumulong at mag-advise kung ano yung gagawin sa mga muli. Sir, ano bang masabi nyo dito sa, masabi nyo sa mga muling ito? Kupo kayo. Nandun kayo siya nga, kanwa. Kung kayo. Ikaw, sir. Sa may istorya nimo ang aning kwan sir. Nga kwan, dire sir, ayo da sir, mahulog kada sir. Unsa may istorya nimo sa mga muli dire? Okay kayo. Barato kayo, balit mo muli. Barato kayo. Barato kayo. Gaji kayo. Gaya iya. Gaya iya lang ni tutare. Unsa pay? Unsa pala ay may istorya ni mo, sir? Kira sa ka ringgi ka Korea, sir? Sir, kira sa ka ringgi ka Korea? Lugay na kayo. Nagunsa mga diri sa Pilipinas? Nag-travel lang ko. Okay. Ah, nag-travel lang ka, laglag lang ka diri. Si, gusto ko makita yung mga muli. Okay kayo. Okay. Anyway guys, tingnan nyo lang yung aking gagawin. Itong gagawin ko is ipapack natin ang ating muli. Tingnan nyo lang, gayahin nyo lang sa mga hindi pa nila alam, gayahin nyo lang yung aking gagawin. Ito yung aking paraan. Siguro may ibang paraan pa. Yung iba, may paraan sila kung paano ipack yung isda. So, una, kailangan natin ipack ang ating isda. Maghanda ka ng tubig na malinis. Kasi yung tubig na malinis at saka naka-stack na tubig, let's say 2 days or 3 days na nating na-stack yung tubig, yun ang ideal natin, or yun na talaga yung ating gamiting tubig. So, pangalawa is yung isda, for example, like muli, kinukuha na natin sa ating box pan, kailangan natin yang kailangan nating pag namimili na tayo, kailangan natin i-quarantine or ilagay natin sa malaking fishnet para doon natin doon magtatae, ilalabas ng mga muli yung kanilang mga kinakain, magtatae sila at saka within one day or kahit 5 hours, lagyan mo lang ng fishnet or kung may air pump ka, lagyan mo ng air pump. So, yun. Tingnan natin. Tingnan nyo. Tingnan nyo ang aking gagawin. Tara. So, ito guys, kailangan sa ating pagpacking ng mga muli ay kailangan nating ihanda natin ang ating mga kagamitan. So, una, kailangan natin ng medical oxygen. Ito. So, ang medical oxygen ay ito yung ginagamit kung sa mga nasa hospital kung maghihingalo ang tao. So, tulad ng kasama ko, naghihingalo. Kailangan ng medical oxygen. So, pangalawa is, kailangan natin, ito ang kailangan natin, lalong-lalo na kung ibabiyahin natin or ipapadala natin ang ating mga isda sa ating mga suki sa mga malalayo. So, kailangan natin ng plastic cellophane tulad nito. So, ito ay, ang size nito is
12 by 18 ang size nito. So itong ipapada muli na ipapako ngayon is papunta ito ng ano Zamboanga City. So nasa 10 hours yung biyahe ng mga muli natin. So pangatlo is kailangan natin ng lastiko or rubber band. So pangapat is kailangan natin ng straw ito ha. Ano ito, tali. Straw kasi tawag namin dito sa Bisaya. Anong tawag sa ano, tali lang ito, sige. So sunod next is kailangan natin ng packaging tape. At saka gunting. Ayan. So last is kailangan natin ng kung marami ang ipapadala nating isda tulad ng ipapadala ko ngayon is nasa 500 pieces ito. So kailangan natin ng karton. So tingnan niyo lang guys, tingnan niyo lang yung aking gagawin. So for example ito, ito yung muli, 24K na muli yung ipapack natin. So kailangan sa pagpacking ng muli is kunti lang yung tubig. Kunti ang tubig na maraming hangin, ang medical oxygen. So for example, sa 12 by 18 na silupin, ang ilalagay ko dito is 50 pieces na muli. Nasa 1.5 inches yung size na muli na ito. So tingnan nyo lang yung aking gagawin para sa mga hindi pa nila alam is matuto kayo. So ito ah. So kailangan dapat kunan mo walang hangin na nakapasok. So ang hangin lang na ating ilagay is itong medical oxygen. To, rubber band. So kung nagpa-pack tayo para sigurado tayong hindi po mabubutas yung ating mga silupin kasi na malayo yung biyahe, kailangan dublihin natin. At dito naman sa ano dito sa ano sa baba ay lagyan natin ng rubber band din para ang purpose nito is para hindi maipit yung ating mga muli. So ayan. So kapag may ano diyan, may nakatali diyan na rubber band is or elastiko. So paglalangoy sila dito, banda dito, hindi maiipit yung ating mga muli. So kailangan na maging maingat tayo para hindi po mamamatay at kawawa naman yung ating customer kung hindi natin iingatan ang ating mga isda na ipapadala. So ayan, nakita nyo. So kailangan maging marunong tayo. So mamaya ipapasok na natin to sa ilalagay na natin ito sa carton. A few moments later. Ito nilalagay na natin sa carton at i-ano na naman natin itali na naman natin. Nitis. Malas kaya. Something good luck.
Kita ang cartoonist. Tali. Wala mo na po yun. Tali na po. Hindi po may nito tangan sa kulay. Okay, so mamaya ipapasakay natin ang bus. So, Aleka, anong masasabi mo? Anong masasabi mo sa ano natin? Okay kayo. Okay kayo. Ya-ya lang. So, nandito tayo ngayon sa again sa pinakamaraming muli dito sa Iligan City. So, that's all for today. Abangan niyo na naman yung mga next video natin na aking i-upload. So, sa hindi pa po nakapag-subscribe at bago kayo sa aking channel, please click subscribe and click the notification bell para ma-notify kayo sa mga bago kong video. So, ito po si Rogen the Fish Lover. Bye!